Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Grace from the Philippines at ang aking asawa ay si David from USA. And now you're watching a Miss Gracia channel at sana palaging may gracia. Ang bidyong ito ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking experience sa pag-travel mula NAIA International Airport Philippines hanggang nakarating ako dito sa US. Noong June 9, 2022, ang flight ko pala guys, 8:25 a.m. Pero pagpunta ko sa airport, inagahan ko guys, 4 a.m. andun na ako. Kasi base sa nababasa ko sa travel guidelines ng Philippine Airlines, 4 hours before flight, andun ka na sa airport. Kaya inagahan ko guys. At sa mga documents ko guys, ay inilagay ko pala sa isang envelope. Ito, para isang bitbit na lang, mas madaling dukutin. Para walang hassle. Ayan, bago ka makapasok sa check-in area guys, ay i-check muna ng guard ang iyong documents. Kagaya ng passport, valid passport, at least 6 months with visa. At saka yung IVC card o International Vaccination Card o kaya yung Vaccination Certificate. Depende sa inyo guys. Kung anong gusto nyong kunin, pwede naman yung Vaccination Certificate. Pero sa akin, ito ang kinuha ko. Tapos, huwag kalimutan ang negative swab test at least 1 day before flight. Example, July 1 ang flight nyo and then June 30 pwede na kayong magpa-swab test anytime. May pagkamahal to guys, RT-PCR. Ito naman ang required sa Delta. Pwede naman yung antigen, depende sa airplane. Malapit sa airport pala ako nagpa-swab test guys. Andito yung pangalan. Sa Philippine Airport Diagnostic Laboratory. Ulitin ko. Ito, sa Philippine Airport Diagnostic Laboratory. Malapit lang sa airport to guys, Terminal 1 nata. RT-PCR ang kinuha ko guys kasi base sa nababasa ko sa guidelines travel ng Delta kasi yun din ang susunod kong sasakyan pagkatapos ko ng PAL. Ito ang required sa kanila. Pwede ring antigen guys, kaya lang sa ibang plane. Magkakaiba ang required na swab test sa mga plane guys. At saka itong RT-PCR ko ay nakatranslate sa Japanese kasi may 2 hours akong layover sa Japan. Ayan ang Japanese na translation guys. Medyo na magastos ito guys kasi mayroong stamp at saka dry seal. Bali 100 ang bayad ng dry seal at stamp, tapos dalawa ang pinagawa ko, 200. 2,000. And then, yung RT-PCR is 2,400. Ang nagastos ko lahat, guys, ay 2,600. Dalawa kasi ang pinaprint ko para meron akong copy just in case kung kunin nila sa Japan yung isa, mayroon din akong hawak-hawak, diba? At saka itong nasa likod, guys, ay aking plane ticket. Ayan, pagkatapos chinek ng guard ang mga documents ko, pinapunta na ako sa check-in area. Sa check-in area na naman, ang ipapakita kong documents ay itong apat. Ito guys, passport, IVC card, negative swab test, at saka plane ticket. Ayan, ang inabot ko sa check-in area. And then, binigyan ako ng kopya ng attestation form. Ayan guys. Pero hindi ito yung latest. Kasi yung latest, mayroong nakalagay dito sa gilid na CDC, blue ang kulay. Ilagay lang dito ang date at saka pepermahan. And then, isubmit mo sa check-in area. Tapos, binigyan pa ako ng departure card. Fill upan lang to guys. Tapos nagbayad pa ako ng travel tax. Pagkatapos kong magbayad ng travel tax, kinuha ko yung resibo tapos bumalik ako sa check-in area. Inabot ko yung resibo. And then base sa napapanood ko sa YouTube, mayroon akong pinaprint na travel declaration.
Pero hindi nila kailangan to guys, kaya no worries. Yan lahat ang aking hinanda guys, ang dami. At saka, ito pala ang aking travel tax receipt. And then, inabot nila ang aking mga documents. Ito, nilagyan nila ng mga check. Ayan, at saka binigay ang aking boarding pass. Ayan guys. Yung luggage ko pala guys ay dalawang maleta. Ayan, naka-indicate dito sa likod ng aking boarding pass. At tinanong ko pa guys sa babae sa check-in area kung saan ko pwedeng kunin ang aking luggage. Sabi naman niya ay sa port of entry na daw. At saka sa boarding pass ko naman, papuntang Atlanta at saka sa North Carolina, tinanong ko na naman ulit sa babae ang kulit ko, no? Ang sabi ng babae, pagdating ko sa Japan, diretso ako sa immigration, sa ticketing area, at saka doon ko na lang kunin ang dalawa kong boarding pass papuntang US. Ayan, habang nasa airport ka pa lang sa Pinas, tanungin muna kung anong susunod mong gawin kasi alam nila lahat yan para wala ka nang iniisip, ganun. Lalong-lalo na kung mayroong kayong connecting flight kagaya ko. Ayan guys, pagkatapos ko sa check-in area, inabot ang mga documents sa akin tapos pinapunta ako sa immigration. Sa immigration area, ang kailangan na document, syempre, valid passport with visa, IVC card, vaccination card, o yellow card, whatever, departure card, negative swab test, at saka yung plane ticket. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang iyong CFO certificate o PIDOS. Hindi kayo makalabas sa bansa kung wala kayo neto. Temporary lang to guys, pero accepted naman. Sa online na lang ako kumuha ng CFO certificate, kaya temporary lang ang hawak ko. Ayan guys, eto ang dami guys. Eto lahat ang ipapakita sa immigration. Ay, muntik ko palang makalimutan guys, ang aking boarding pass. Sorry. Ayan, ilagay ko na lang sa passport para hindi mawala. Ito palang magkasama palagi. Pagkatapos niyan guys, dumiretso na ako sa departure area. Hinanap ko ang aking gate. Ayan, ang hanapin ko palang gate guys ay eto, gate 7. Nung nahanap ko na ang aking gate, doon ako nag-antay ng isang oras yata. Kasi bago ka makaboarding, 1 hour before flight, nakaboarding ka na. Noong mag-umpisa ang pila sa boarding ay 7 a.m. Tapos ang flight ko ay 8:25 a.m. Ayan, noong nasa aeroplano na ako, nagbigay sila ng mga papel na pipermahan tapos isa uli. Pagkatapos mapermahan. Pero pag connecting flight ka, hindi mo na kailangang ibigay yung papel na binigay sa'yo. Pagdating ko sa Tokyo, Japan, pagbaba ko sa aeroplano, dumiretso ako sa immigration, sa ticketing area. Kasi yun naman ang sabi ng stewardess na palaging nag-a-announce sa aeroplano. Kung may connecting flight ka, didiretso ka daw sa immigration. Sa Philippine Airlines pala guys, ito yung mga papel na binigay sa amin. Custom declaration. Pinilapan ko lahat to guys, pero hindi ko na sinauli kasi hindi naman ako lalabas sa airport ng Japan. Connecting flight lang naman ako. Nung nasa immigration na ako ng Tokyo, Japan, inabot ko ang aking passport, vaccination card, negative swab test, at saka plane ticket. Buti na lang mayroon akong Japanese translation sa swab test. Yun ang tinignan nila guys. Madali lang ako sa immigration kasi konti lang ang may connecting flight. Tapos inabot nila itong boarding pass ko papuntang Atlanta at saka boarding pass ko papuntang North Carolina. Ayan, pagkuha ko ng aking boarding pass, umakyat ako sa second floor at hinanap ko ang aking gate. Kasi mayroon akong 2 hours layover sa Japan.
Ayan, noong nagpa-boarding na naman ang Tokyo, Japan guys, ay 1 hour before flight ay nakapila na. Ang gate number ko pala ay eto guys, 113. Eto na guys, ang haba ng flight. Tokyo to Atlanta is 11 hours and 45 minutes. Ang haba, pero mas mahaba rin yung papuntang Middle East, 16 to 18 hours. Hindi naman problema ang pagkain. Maraming pagkain sa loob ng eroplano guys. Kaya lang nakakatakot, lalong-lalo na pag may ulap na madaanan, parang nasa harap road ka. Kaya natatakot ako. Ang ginagawa ko ay nananalangin, ganun. Yun lang guys. At pagdating ko sa Atlanta Airport, sa port of entry, pagbaba ko sa eroplano ay dumiretso ako sa immigration. Sinusundan ko lang yung mga nakasama ko sa flight. Ayan, may dalawang pila doon for tourists at saka US citizen. Pero pumila ako sa US citizen. Habang nasa pila ako, nakita ko yung staff ng airport. Tapos tinanong ko kung pwedeng pumila doon. Sabi naman niya ay okay lang daw, kaya hindi na ako lumipat ng pila. Ayan, nung ako na, pagpunta ko sa immigration, inabot ko na naman lahat yung mga documents ko. Pera lang yung aking CFO certificate. Kung ano ang documents na pinakita ko sa NAIA, yun din ang pinakita ko guys, eto. Pero hindi pala nila tinignan lahat ng mga eto. Ang passport ko lang ang tinignan. At inabot ko ang aking yellow packet, tapos binuksan lang, and then binigay din sa isang staff na babae sa airport. Tapos sabi ng babae, follow me. Ayan, sinundan ko lang yung babae, and then inabot na naman sa isang lalaki ang aking yellow packet, tapos pinaupo ako sa ibang kwarto. Siguro nagantay lang ako ng 5 minuto guys. Tapos tinawag ako ng lalaki, pero itong passport ko lang ang hawak niya. Akala ko may tanong, you're done, I will give you your passport. Ah, okay, thank you sir. Gumano na lang ako guys. Woo! Yun lang, wala silang tanong sa akin. Ayan, nung naibigay na nila ang aking passport, kinuha ko na ang aking luggage, tapos nag-check-in ulit ako papunta dito sa North Carolina. Nung nakapag-check-in na naman ako, hinanap ko na naman ang aking gate. Ang hirap palang hanapin guys, kasi kailangan pang mag-train. Ang layo pala, tapos tinignan ko ang aking ticket. And then, ang nakalagay lang dito ay si monitor. Ayan ang nakalagay. At pagkatapos ko sa human scanner, dumiretso na ako sa monitor. Ayan, tinitignan ko lang sa TV. Meron naman lalaki doon na nag-a-assist, nagtanong ako kung saan ang aking gate, tapos sinurs niya sa Google. Tapos nung nakita niya, sinulat niya sa aking boarding pass. Ayan, nilagay dito. Tapos, tinanong ko ulit sa lalaki kung saan ako dadaan. Sabi niya, baba daw ako sa escalator, tapos kukuha ako ng train. Pagbaba ko, may train na, pero ang nakikita lang sa taas ay yung alphabet. Bago ka pumasok sa pinto ng train. Mayroon naman akong nakita na letter A, kaya pumasok ako. Siguro ito na ang papuntang departure. Nung nasa loob na naman ako ng train, hindi ako mapakali. Tapos, mayroon na naman akong nakita na dalaga. Tinanong ko na naman kung tama yung sinakyan ko. Pero, mayroon kang maririnig sa loob ng train na, this train is for departure. Gumaganon. Tapos, nung huminto na sa letter E, ayun, lumabas na ako. Tapos, makita ko na naman sa escalator, may karatula doon na departure for letter E. Ayun, umakyat na ako. Hinanap ko na naman ang aking gate. Ayan.
pag-akyat ko sa escalator, guys, ang haba ng aking nilakad, ang layo ng aking gate doon sa pinakadulo. Ayan, at okay naman kasi may 4 na oras akong layover sa Atlanta. Kaya sinulit ko na lang, naglakad-lakad ako muna sa airport. At nakapag-charge pa ako ng cellphone. Ang daming outlet doon, guys. Hindi problema. Bali, 5 hours ang layover ko kasi delay ang flight ko papuntang North Carolina. Ayan, pagdating ko sa airport ng North Carolina ay 10:13 p.m. Yun lang, guys, ang aking experience. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye! Thank you for watching.